Set aside your worries, it's okay now. Good afternoon sa inyo mga mi. Welcome back to another skincare video. So para po sa araw na ito, pag-uusapan po natin kung paano po yung tamang paggamit ng RDL, lalong-lalo na po sa mga first timers or gustong gumamit nito. And ako po personally, ituturo ko po yun sa inyo kung paano ko po siya ginagamit sa pabalik-balik kong melasma, sa pagkakaroon ko ng PCOS, ano yung ipinapahid kong cream or let's say pampahid after or kasabay mismo ng RDL, at saka yung pinakahigit po sa lahat is ituturo ko po sa inyo para hindi po magbakbak ng bonggam-bongga yung mukha ninyo sa paggamit ng RDL. Tapos po pala, kung hindi ko man po masagot yung mga ibang katanungan nyo dito sa video natin na ito, maglalagay po ako ng RDL serie doon sa description box ko para naman po mapanood nyo yung mga ibang videos. Baka sakaling doon sa mga videos na yan ay masagot ko kayo. Kung mapapansin nyo po, may something pagka-personal po yung video natin today dahil po pwede pong sa akin yung number 3 yung hiyang ko or nagana sa melasma ko or sa balat ko. Po pwede din po na sa inyo naman ay ibang toner or ibang number ng RDL. Po pwedeng number 1 or yung number 2, 'di ba? Or vice versa. Pangungunahan ko na po kayo mga mi kung desidido na kayong gumamit ng RDL toner or yung RDL number 3 katulad ng ginagamit ko. Hindi po natin mapipigilan na humapdi po yung balat ninyo or magkaroon kayo ng red skin, and 60% po ng balat ninyo sa mukha ay magbabakbak or mamamalat. Pero po pwede naman po natin na maiwasan yon. Kaya ko nga po kayo tuturuan ngayon kung ano yung ginagawa ko. And kung magiging effective man po ito sa inyo or makakahiyangan ng balat ninyo, in just 7 days po, I guarantee you na makikita nyo po yung resulta or yung pagbabago sa balat ninyo. Ayan, by the way, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung RDL na ginagamit ko, yung itsura niya, yung packaging niya. So, ganito po siya, nandito po yung kaha. Nag-isang kaha na lang po ito na natira sa akin kasi dalawa po yung pinabili ko. Yung presyo po pala nito nasa 49 pesos. Yun po yung recent price na nakita ko sa online, which is sa Lazada. And sa Shopee po, parang mas mura yata sa Shopee. Kaya pakitignan nyo na lamang po yung links sa baba. Pero nabibili naman po ito sa mga grocery stores or Elsa Watson's po, meron din po siya. So, ito po yung dalawang RDL toners na madalas po namin gamitin. So, sa akin nga po yung number 3 and sa asawa ko naman po yung number 2. So, ito na po yung pangalawang bote ng asawa ko and naubos na din po niya. So, kung mapapansin nyo po, ayan na po siya oh. Diba? So, nasisimot na talaga siya. So, isang gamitan na lang to tapos ayan, itatapon na yung bote. At sa akin naman po, since bagong-bago lang to, so kakaubos ko lang din po nung isa. Ako ay nagpapahinga ngayon sa paggamit po ng RDL. So, hindi na muna ako naglalagay. Mamaya explain ko po sa inyo lahat. So, ayan po yung kanyang packaging. Para sa akin po, ito yung pinakamabisa for my melasma, and ito yung ginagamit kong treatment kapag lumalabas po yung mga hyperpigmentation, mga pekas ko, mga melasma, and po pwede din po siya sa peklat. So ayan, ituturo ko po sa inyo yung sa tingin kong tama and dapat na nalaman ko before gumamit ako ng RDL noon. Kasi nga, hindi naman ako na-advise and hindi naman ako nanood ng mga ibang videos kung paano ba siya gamitin. So may mga times na talagang nagkaroon ako ng breakout tapos namalat yung balat ko, namula yung balat ko. Although maganda naman po yung effect niya sa akin, pero po pwede naman po palang maiwasan yung mga yon. So, kailangan nyo pong makinig, lalong-lalo na po kapag first timer kayo and desidido po kayong gumamit ng RDL toner. Unang-una po, kailangan po malinis yung mukha ninyo kapag gagamit po kayo ng RDL toner. So, sa isang malinis po na bulak, syempre, ay magbubukbuk po kayo or ipapataob nyo lamang po yung bote ng dalawang beses. Yes, dalawang beses lamang po, huwag nyo pong sosobrahan kasi alam nyo po ba, nakadepende din po pala sa dami ng product yung ilalagay mo sa face mo doon sa pagkakaroon ng side effects like yung pagbabakbak or red skin. So, kung minimal lang po yung ilalagay ninyo, magiging minimal din lang po yung side effects. By the way, I recommend you, lalong-lalo na po kung madami po kayong melasma or makapal po yung melasma ninyo, na dalawang beses nyo po itong gagamitin sa umaga at saka sa gabi. Huwag nyo siyang
siyang ipapahid like yung normal toners na ginagamit natin. Dapat dab-dab lang po siya. Kasi alam nyo ba mga mi, the more na ipapahid nyo po siya, the more po na magkakaroon ng friction and habang tumatagal po, mas hahapdi po yung balat ninyo. Tapos mga mi, iwasan nyo din po siyang ilagay ito sa area na to. Malaki po yung posibilidad na magsusugat po yung labi ninyo or else magdadry po yung lips ninyo. Tapos dito sa area na to, kasi sobrang nipis po ng area na to ng balat natin. Kaya pag minsan po, nagsusugat din po talaga siya kapag hindi po natin naiwasan na maipahid siya dito. Tapos huwag nyo din po palang kakalimutan yung leeg ninyo mga mi, para naman pumantay po siya. Kasi puputi po yung face ninyo after, let's say, 2 weeks. Ayan, makikita nyo po yung resulta eh. Tapos mamumula-mula din po yung skin ninyo. Kaso nga lang, syempre, kailangan din pantay yun sa leeg, diba? Hindi naman po pwede na yung mukha lang po natin yung maputi. So, kung hindi naman po kayo masyadong sensitive dito sa leeg, pwede naman po na apply-apply siya ng ganyan or ipapahid nyo siya ng ganyan. Pero kung sensitive pa rin po yung balat nyo dito sa area na to, ayan, dab-dab lang po siya. So, ayun. Pupuruhan nyo po yung may madaming melasma. So, dun po kayo magdadab ng RDL product natin para po maiwasan po natin or mabawasan po yung pagkakaroon po ng visibility po ng melasma natin. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, makakaranas at makakaranas po kayo ng side effects. Kaya, isishare ko po sa inyo kung ano yung ginagawa ko, ano na kumbaga pangontra sa pagkakaroon ng hapde para ma-moisturize yung balat ninyo. So, first of all, yung ginagamit ko po sa mukha ko talaga ay itong Kai Fresh Skin Lab. So, ito yung Gluta Boost nila, mga mi. Kapag hindi po ako nagre-review ng mga products, ito po yung ginagamit ko kasi nga nag-RDL po ako. Feeling ko ito po yung nakaka-soothe talaga sa face ko tsaka hindi nahahapdian yung mukha ko after kong gumamit ng RDL. I mean, may pagkahapdi naman pero parang nasusoothe niya or nawawala niya yung pagkahapdi. So, tignan nyo po kung gaano po siya ka-effective sa akin and talagang ginagamit. Kasi tignan nyo, paubos na siya mga mi. Malapit na po siyang masimot. So, ayan po siya mga mi. Nakakaloka. Pakicheck nyo na lamang po to sa description box. Kung gusto nyo gumamit nito, maglalagay po ako ng link doon. And, meron din po pala akong ibang ginagamit na cream or moisturizer para po sa panggabi naman. Kasi, syempre, iba na po yung edad natin. Ano? Kaya din naman po importante na pang anti-aging po yung gagamitin natin. Para mas maging malinaw po sa umaga, kapag gagamit po kayo ng RDL toner, number 3, huwag nyo pong kakalimutan yung inyong facial moisturizer para maiwasan nyo po yung pagkakaroon ng dry na skin. And lastly po, yung inyong sunscreen, okay? Yung ginagamit ko pong sunscreen ay itong kay Fairy Skin kasi mataas na po yung SPF nito. Kung meron naman po kayong ginagamit na moisturizer with SPF, okay na po yun. Huwag nyong kakalimutan yung sunscreen nyo mga mi kung ayaw nyo pong mas masunog yung mukha ninyo tsaka mas mangitim yung mukha ninyo. So, papaano naman po sa gabi? Ganon din po siya. Magpapahid lamang po kayo sa malinis na mukha and then mag-apply kayo ng serum. Kung gusto nyo po mag-apply ng serum, pwede naman po. So, ako naman, personally mga mi, ang ginagamit ko ay itong kay Bioderm. Hindi na din to bago sa inyo kasi kapag hindi po ako nagre-review ng mga products ay madalas ko siyang i-share sa inyo. May pagkamahal po siya pero worth it naman po yung bayad ninyo dahil nga po nakakapigil po siya sa paglabas ng mga wrinkles. Promise. 60 ml po pala ito. Para sa akin ha, depende po kasi kung papaano po kayo magbudbod doon sa bulak. So, sa akin po na 2 beses lang po yung pagbubudbod, ay umaabot po ito ng almost 3 months. Let's say 2.5 months, mga mi. But after 2 months, tinitigil ko po siya or pinagpapahinga ko po yung balat ko kasi yun po yung recommended po na instruction, yung pinakamahalagang instruction ni RDL na pagpapahingain nyo po muna yung balat ninyo after 2 months. And kung gusto nyo naman pong bumalik, tsaka ituloy-tuloy yung paggamit sa kanya, so after ng pagpapahinga nyo from the 2 months, pwede na po kayong bumalik sa paggamit po ng RDL. So ayan mga mi, yun lamang po para sa araw na ito. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo, ano. And kung meron man po kayong ibang mga katanungan, please let me know in my comment box section below. And ayun nga po, mag-refer na lang po kayo doon sa mga links ng videos na ilalagay ko po doon sa aking description box. So, maraming salamat ulit mga mi. Sana ay makatulong po ulit ang video na ito sa inyo. Sa mga nagdududa, sa mga may katanungan, sa mga gustong gumamit ng RDL, sa mga first timers, eto na po yun. So, maraming salamat. Salamat
po sa inyo. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para parati ko po kayong ma-notify every time na mag-upload po ako ng mga bagong videos. And ayan po yung aking second account. Please subscribe also. And yun nga po, yung bell button din po, mga mi. So maraming salamat po ulit. I will see you again in my next video. Bye!